sa madalas na idinadahilan ng mga ahensya ng gobyerno kung bakit nadedelay ang kanilang mga proyekto ay ang issue sa right of way. Kuno-question tuloy sa Senado kung bakit itinutuloy ang isang proyekto kung hindi pa naman pala planchado ang lahat. May report si Ivan Mayrina. Sa tuwing pinupunan ng Commission on Audit ang mga delay sa mga infrastructure projects ng gobyerno, isa sa mga idinadahilan ang mga problema sa right-of-way. Ano nga ba ang right-of-way? Madali sana ang construction ng mga infrastructure projects ng gobyerno kung lahat ng mga ito itinatayo sa bakanting lote. Pero hindi naman ganun na nangyari. Meron at meron mga private property na masasagasaan sa mga proyektong ito. At dito po papasok ang usapin ng right-of-way. Sa ilalim ng Republic Act 10752 o ang Right-of-Way Act, maaaring i-acquire o kunin ng pamahalaan sa iba't ibang legal na pamamaraan ang isang private property sa isang lugar ng pagtatayuan ng isang national government infrastructure project. Si Luis Tomas, sa gusaling sa kahabaan ng C3 Caloocan ipinanganak, lumaki, nagkapamilya, at dito rin ang opisina ng negosyo ng kanilang pamilya sa nakalipas sa 40 taon. Pero wala silang nagawa nang sabihang dadaan ang harbor link project sa kanilang property at kailangang gibain ang bahagi ng kanilang gusali. Wala ka naman talagang magagawa kasi it's the government's right of eminent domain Kapag kailangan ng gobyerno, nasa batas naman yon na talagang pwede nilang bilhin sa'yo. Although ang consideration lang namin of course is how much will they purchase it from us. Bilyong piso kada taon ang gastos ng gobyerno para sa mga right-of-way payments. Base sa pagsusuri ng GMA News Research sa General Appropriations Act simula noong 2019 at hanggang sa proposed budget para sa 2021, aabot sa halos 35 billion ang budget para sa right-of-way payments ng DPWH at mahigit 37 billion naman para sa Department of Transportation. Pero kung minsan kahit may pondo, marami pa rin nagiging balakid ang right-of-way sa isang proyekto. Ang 18-kilometer Skyway Stage 3 project halimbawa, katakot-takot na delay ang inabot dahil sa mga problema sa right-of-way. 2014 pa nang ito'y sinimulan at itong 2017 pa sana ito tapos. Sa datos ng DPWH, mahigit 1,000 poste ng Meralco at halos 50 poste ng NGCP ang kinailangang ilipat dahil sa proyekto. Dagdag pa riyan, ang mga kasong umaabot pa sa korte dahil sa usapin ng presyuhan at iba pang issue sa bentahan sa mga dinaraan ng private property. Kung magkaroon po kami ng pagkakamali dun sa movement, marami pong mawawalan ng kuryente. I mean, an entire city. Pag sinabi mo pong right-of-way, it's not only residential homes, it's not only commercial spaces. We're also talking about water, we're talking about internet connection, telephone lines. Si Senador Panfilo Lacson taon-taong tinututukan ng mga problema sa right-of-way at gate niya. Bago humingi ng pondo para sa aktual na construction, dapat daw resolbahin muna ang right-of-way para hindi natetenga ang proyekto at natatali ang budget. Pinatututukan din niya ang mga alegasyon ng katiwalian sa bayaran ng right-of-way. Secretary Villar will not tolerate it. We have a secretary's hotline that the public can contact. It's 16502 and we also formed a task force against graft and corruption. Ivan Mayrina, GMA News.